Uy, sexy. Mm. Ikaw talaga yun. Mm. Diba? Sexy ka talaga. Mas gusto mo bang mas sumexy pa? Eto na. Ituturo ko sa'yo. At iti-check ako sa'yo ang sekreto. Oh, game ka na? Eto ang ube kito pandesal. Tiyak, magiging head turner ka kahit saan kang pumunta. Mauubos yung mga baby fats mo at belly fats mo dahil dito sa ube kito pandesal. So, ano pa nga ba? Handa ka na ba? Kumuha ka na ng lapis at papel, ballpen at papel, o kaya naman ay i-share mo na itong video para hindi mo makalimutan ang recipe na ituturo ko sa'yo. Eto na, simulan na natin ang ating mga ingredients. Explain na natin ang ating mga sangkap para makagawa ka na rin sa iyong tahanan at bahay. Pwedeng ipang negosyo. Para sa gusto rin pumayat na tulad ko. Simulan na natin. So, ang una ay, meron tayong 6 na sachet ng psyllium fiber. Ito ay natural fiber husk. Oh, huwag kang mag-alala. Hindi ito sponsored. At, pakita ko sa inyo ang isang sachet. Ayan po ang itsura niya. So, 6 na sachet po ang ating ginamit para sa recipe na ito. Ang sunod ay Splenda. Ito ay ang ating substitute para sa regular sugar. 4 po ang ating gagamitin. Pwede nyo dagdagan ng 2 pa. Almond flour, 1 1/4 cup. At ang extra para sa ating breadcrumbs. Ayan. At meron din po tayong 3 white eggs at baking powder na 2 teaspoon. At meron tayong hot water, cream cheese, and ubi jam. Oops, bago ko makalimutan. Siyempre, kailangan natin dito ng... Ito ay ang ating ube flavor and ube color in one.
Nanginginig po ang aking lamesa. Pasensya na po. Ayan. Oops, oops, mga sis. Baka magtaka kayo. Bakit ako nakakamay at wala akong gloves? For your information, ako po ay naghugas gamit ang Safeguard Antibac na pumapatay ng 99.9% of germs. Oh, di ba? Anong sabi niyo? At ito naman po ay para sa aking self-consumption only. Pero kung ipang bi-business na, aba syempre, kailangan mag-gloves. Kumuha lang po kayo ng dough cutter. Hatiin. Dahil makakagawa tayo ng 8 pieces ng keto pandesal dito sa recipe na aking i-share sa inyo. Oh, ayan, di ba?